minsan nasasaktan yung ego natin na ano ba naman to, parang senta mo lang, hindi ko pa mo ibibigay. Para po sa safety nyo itong i-advise ko, kasi it happened before, nung bago ako, first week ko pa lang ha, trabaho in kumita ng pera, hindi para madisgrasya. So parang ano ka, grabe yung anxiety mo kasi nga bago ka na sa trabaho, tapos hindi mo pa alam kung ano yung nangyayari. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and sa mga bago po dyan, welcome po to my YouTube channel. Ako po si Francis and I'm living here in Finland for more than 8 years na po. So, ayan, welcome po! So, ang i-share ko naman po sa inyo for today is yung sistema and yung routine doon sa mga nursing home. Kasi, since yung mga agency ngayon na nasa Pilipinas, and meron pa yata same yata agency nag-hire din sa ibang bansa ng mga Pilipino, is ayun yung mga nurses na inaano nila na hinahire is more on nursing homes na pupuntan, a-assign. So yun yung gusto ko i-share para doon sa mga parating dito meron na mga idea, kasi I know the feeling nung bagong dating dito, tapos sa nursing home po ako na-assign for aged, wala akong idea sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung ano yung routine. So parang ano ka, grabe yung anxiety mo kasi nga bago ka na sa trabaho, tapos hindi mo pa alam kung ano yung nangyayari, ano yung dapat mong gawin. So tulay sa inyo anxiety nung mga parating, kasi nga, ayun, alam ko ano na kayo, stressed enough na kayo dahil sa language and sa pag-aayos pa lang ng documents. So sana itong video na to makatulong na makabawas ng anxiety nyo, okay? Yeah. Ang i-share ko po sa inyo is yung experience ko sa nursing home under private company noong pagdating po namin dito. So, 4 years po ako na nagtrabaho sa nursing home, and ngayon po nasa hospital na po ako. More than 4 years na po ako nasa hospital. So, i-share ko sa inyo yung experience ko nung nasa nursing home pa ako. So, under ako ng private company. So yung experience ko is napunta po ako ng tatlong different cities. So, una po ako na-assign is sa Hamilina. Tapos, lumipat ako ng Kemiarvi. So, tumira ako doon for a year, and then bumalik pa ako ng Hamilina kasi ang mabait ng mga tao doon, and yung workplace ko, so bumalik pa ako doon. And hindi rin naman ako masyadong nagtagal doon kasi gusto ko talaga tumira dito sa Helsinki. So parang 3 or 4 months lang ako doon. Umalis na rin ako, pumunta na ako ng dito na ako sa Helsinki na nakahanap ng trabaho. Yung mga nursing homes po, narinig ko na merong na-assign sa mga persons with disabilities and yung mga pasyente na merong mental retardation. So, yung experience ko po is sa aged care. So, yung sa ibang, persons with disabilities and mental retardation, wala akong idea kung ano ang routine nila doon. So, ang isi-share ko po is yung sa nursing homes. Meron na nun tayong kodigo kasi tumatanda na. Hindi ko matatandaan lahat ng sasabihin ko. So, yung nursing homes po na for aged is tatlo yung tawag nila. So, pag narinig nyo yung tinatawag na Vanheim Koti, Palvelu Koti, tsaka Hoiba Koti. So, most probably aged care yung mga inaalagaan doon. Pero meron din kasing mga Palvelu Talo na ginagamit din para sa doon niya, sa other two. And yung Hoiba Koti din. Pero pag sa yung Vanheim Koti, yun talaga is for aged care. So para talaga doon sa mga first day darating, first week mo pa lang, ano pa yung dapat mong i-expect? So ang employer
And ang employer nyo is yung mismong company na pinapasukan nyo. So yung agency, hindi yun ang employer nyo. Yun lang yung tumulong sa inyo para mapunta kayo ng Finland. So ang pinaka-employer nyo is yung company. Okay? So usually ang agreement ng agency and ng employer is syempre may orientation kayo. So role ng boss nyo na bigyan kayo ng orientation phase. So typically ang orientation phase ng mga talagang lokal dito is nasa 2 weeks. And dun sa mga Pilipino, parang nag-adjust sila, nagkaroon ng agreement kasi nga alam nila na hindi pa tayo ganun ka-fluent sa language. So alam ko iba-iba din yung nagiging agreement and depende sa progress nyo sa trabaho. So yung iba is, nung time ko is 2 months. 2 months ang parang technically niya orientation phase. Pero yung mga first 3 weeks yun talaga yung ina-explain nila kung ano yung gagawin, ano yung ginagawa pag ganitong situation, ano yung routine. So ayun, pero 2 months, parang sinabi na nila na I have to be on my own. Parang ganun. And sa mga ibang companies, alam ko iba-iba din ang ano, depende rin sa branch and depende nga doon sa performance ko. Kung nakita nila na ang laki na ng improvement mo sa language, nagagawa mo na mag-isa yung routine, is sinasabi na nila okay na yung ano mo, orientation phase mo, pwede ka na magtrabaho on your own. So, ito na po, sabihin ko na ang routine natin sa nursing home. So, meron tayong tinatawag na amo toimet and ilta toimet. So, amo toimet is yung morning routine and ilta toimet is yung afternoon routine. So, ang sistema po ng nursing home is parang ito na yung bahay nung inaalagaan, nung matanda, for example. So, doon na siya nakatira. So, makikita nyo yung kada kwarto nila is nandun na yung mga gamit nila, yung damit nila, cabinet nila, puno, kung meron silang mga puno, makikita nyo po, puno yan ng mga picture frames, mga personal nilang gamit, pati sofa. Ayan. So, parang bahay po nila talaga yung nursing home. So, sa amo toimet, ano ba ang role ng nurse? So, mamaya i-explain ko na lang kung ano yung pagkakaiba ng role ng practical nurse, ng nursing assistant, tsaka sa ng RN. So, yung mga darating pa na Pilipino, most probably ang role nyo is una-una nursing assistant or a practical nurse student, yung tinatag na lahi hoyte o piskelya. So, mamaya ko na lang i-explain kung ano yung difference nung mga ginagawa nila. Pero most probably, itong sabihin ko na routine is it belongs to everybody na nandun sa nursing home na nag-work, regardless kung ano ang position mo. Okay? So, sa amo toimet po, ang ginagawa is syempre, gigising mo yung pasyente. Ayun, hindi po pasyente ang tawag ha sa mga nasa nursing home. Ang tawag po sa kanila ay residents. So, yung resident po, ayan, gigising nyo na sa umaga, tapos dadamitan nyo sila ng parang tinatawag nilang day clothes. So, mga European po yung bibihisan ninyo. So, hindi yan yung parang naka-t-shirt lang, parang nakapambahay lang. So, talaga binibihisan po sila ng parang, since European sila, mga long sleeves, dress, blouse. So, yun po yung dinadamit sa kanila. So, and sa amo toimet and ilta toimet, it belongs kung ano yung tinatawag nila na peros hoito. Yung basic care, yung mga ADLs po natin. So, ano ba yung mga included dyan? So, yung pagpapalit ng damit, yung mouth hygiene, yung pag-toothbrush, paglilinis ng mga postizo nila, yung pagpapaligo. Yes, pinapaliguan po sila at least once every week. So, yun po ang goal. Unless, syempre, mga ano na yan, mga may Alzheimer's na yan, mga dementic na yan. So, pag nakita nyo naman na basang-basa sa ihi or nagsabog ng dumi,
So, hindi naman, syempre, papaliguan mo yun kasi ang dumi. So, regardless kung kakapaligo pa lang yan ng isang araw, so kung nakita naman sobrang dumi ng pasyente or nagdumi siya, is mapipili na kapaliguan ng ulit. So, ano pa ba? Syempre, yung pagpag-change ng diaper. Tapos, ayan. So, sa ill deployment is ganun din. So, papalitan nyo naman siya ng damit na pang yung ill deployment po is yung afternoon routine naman or evening routine. So, papalitan nyo naman yung day clothes nila into night clothes. So, sila yung mga yung manilipis lang, yung mga pajamas, tapos yung mga pababae, makikita nyo parang mga ano ba tawag doon? Yung mga duster ng mga nanay natin sa ano. So, usually ganun yung mga damit nila na pantulog. Tapos, ayun, so i-remind ko lang po kayo na yung positioning nyo sa katawan nyo, lalo kapag nag-handle kayo ng matatanda, kasi mostly sa kanila, kailangan na ng maraming tulong. In a way na hindi na sila makatayo ng maayos, hindi na makapaglakad ng maayos. Tapos yung iba, dalawang nurses na yung nag-handle. So, please make use of ng mga equipment na ginagamit. Yung mga walker, yung mga, ano tinatawag na nosotope. Yung nilalagay sa gilid ng kama para hawakan nila. Nawawala na ako sa English. So, ayun, ano pa ba? Yung walker nila, yung ebateline, yung malaki. So, ano pa ba? Yung mga nosturi. So, meron ako nakita na two types ng nosturi. Yung nosturi po is yung lifter ng mga, for example, ng mga bedridden na pasyente. Or yung mga sobrang lalaki na pasyente na hindi kayang buhatin ng manually from bed to wheelchair, for example. So, yung isa is yun nga, yung nosturi na as in buong katawan mo yung iangat. And yung isa naman is from sitting position. So, itatayo ka naman into standing position. Tapos, pwede ka nang ilipat into wheelchair. Tapos, yung isa naman is yung returner. So, make use po ng ganito. Kasi, ingatan nyo yung likod nyo, yung kamay nyo, yung balikat nyo. Kasi, pumunta po tayo dito para trabaho and kumita ng pera. Hindi para madisgrasya. So, ayun. So, kapag nasira yung likod nyo, sira na yan. So, ingatan nyo. Wala nang kapalit yung likod nyo. So, ayun. Doon sa routines na yun, tinatawag. So, automatic na yun po sa umaga at sa hapon. So, sa umaga, magbibigay po ng almusal sa pasyente. So, yung iba, sa sobrang dami ng trabaho sa nursing home, pag makikita ng mga nurses na bago mo pa siya mabihisan, mal-late na in the morning. So, kailangan yung iba, ang ginagawa, pinapakain muna on bed yung residente. Kasi sa sobrang dami ng alaga, minsan nasa 20, 26, 30, 31 ang alaga po. So, yung iba, pinapakain mo na sa kama, ibinibigay yung gamot, tsaka na lang later on ipapalitan ng diaper sa kama or later on na lang itatayo para hindi late yung makakain yung pasyente ng almusal and hindi late makuha yung gamot. So, yung lunch na, so mga around, ano yun, mga 7:30, nag-i-start na after ng endorsement. Mag-i-start na kayong magpabango ng pasyente, ay, ng mga residente. So, around, lunch. So usually talagang inaabot ng lunch kasi magpapaligo, minsan understaff, minsan nagkukulit yung alaga nyo, ayaw bumangon. So inabutan na lang tanghalian. So ayun, so yung buong morning is napupunta sa amo toilet or sa morning routine. And very seldom na kung maraming trabaho, hindi nagagawa yung tinatawag na biricke toiminta. So ito is nire-require ito ng government sa mga nursing homes. Kailangan meron kayong maibigay na, lalo sa mga private, na activity sa mga matatanda.
Usually ang requirement nila is one in the morning and one in the afternoon. So yung ano po yung mga tiri ko, toy minta. So yung mga activities na ginagawa, for example, mag-exercise, makikinig ng music, mga mind games, alam mo yung mga simple exercises na pang matatanda or simple games na magpasahan lang kayo ng bola dyan para magkaroon lang sila ng activities. Ang ganon. Ano pa ba? So, lunch. Tapos, meron din silang tinatawag na paibakahabi. Yung pagpapakape naman nila sa hapon. So, usually, mga between 2 to 3 p.m. yan. So, partner niya, yung mga biscuit, o kaya may cake, tirapay, mga pula, mga ano ba, mga buns. So, ayun. So, sa mga hapon naman, between 4 to 5 p.m., usually yan naman yung tinatawag nila na paibalinen, yung dinner. So, yan yung heavy meal nila sa hapon. So, sa Pilipinas, diba, sanay tayo magkapunan ng mga alas 7, ganyan, alas 8. So, sila, mga 4 to 5 p.m., kumakain na sila nung heavy meal nila for the evening. Tapos, yung ilta pala naman, yun, light na lang yung meal between 7 to 8 p.m. naman nila binibigay yon. So usually yon tinapay na lang. Depende rin sa nursing home, sa mga branch, minsan may pa-kape and tea pa din sila sa gabi. Mayroong mga branch na hindi. So kape, tinapay, yogurt, ayun, mga inumin. So light meal na lang sila, okay, fruits. So ayan yung routine naman ng pagpapakain sa nursing home. So kung mag-wonder kayo, parang morning papalitan ng diaper, tapos yung susunod na is yung ILTA Toymet. Yung ILTA Toymet usually after ng paibaling na nag-start na. So between 5-6 p.m. nagpapalitan ng diaper. So kung mag-wonder kayo, parang dalawang beses lang pinalitan ng diaper yung alaga, yung mga residente. So yung mga alaga na talagang madami silang magwiwi. So pinapalitan din niya during the day before magpakape or after lunch. So papadaanin yan sa banyo. Tapos, syempre yung mga matatanda na din yan. Usually ha, after lunch, pinapabalik ng kama, dinadala para mag-rest. Lalo yung binangon mo ng alas 8. So pinag-rest naman yan ng after lunch. Pero yung mga naibangon na ng mga alas G's, okay lang yun na hindi nyo, parang okay lang masabihin, okay lang na hindi. Pero I mean, hindi kayo required na patulugin yung kagising lang na alas G's ng hapon, ay ng umaga. So, bukod po doon, ano pa yung ginagawa sa nursing home? So, kapag, for example, Independence Day, meron yung mga program, pag Christmas, may mga program. So, may mga routine yan na ginagawa. Meron special food, umorder sila ng kung ano yung food na usually kinakain nila sa ganong holiday. So, ano ba? For example, ngayon po mag-Easter, so yung mommy, ayan, nag-order sila ng mga mommy. Tapos, ano pa ba? Yung sauna. Ayan, sobrang importante sa kanila ng sauna. So, kasama rin po ito sa routine during the day. So, yung iba pong mga pasyente, ay iba pong mga residente, pag maliligo po yan, minsan nagre-request yan. Or, minsan, pinapapunta talaga sila ng sauna. Merong mga fin. Surprisingly, ayaw ng sauna yung mga matatanda. Meron naman, ayaw maliligo na unless magsa-sauna. So, yes, tutulungan niyo po sila mag-sauna. So, ako, nung pagdating ko, wala akong idea kung paano mag-operate ng sauna. So, yan, usually, may main switch, i-on yung sauna, tapos, meron yung parang electric sila na part, nandun yung mga bato, tapos, yun yung umiinit. Usually, mga electric sauna yan. So,
umiinit na yon, so at least mga 30 minutes before ka magpaligo ng pasyente doon, magpapunta ng alaga doon sa sauna, is dapat mainit na yung sauna. Kasi minsan, kaka-on mo pa lang nung main switch nung sauna, dinala mo na yung alaga mo doon, yung lamig doon kapag hindi pa mainit. So, gininaw lang yung alaga mo. So, main switch, papainitin yon. Tapos, meron silang timba. And, parang mahabang tabo. Tapos, parang malaking sandok. Mahabang sandok. Tapos, doon nila ilalagay yung, doon yung gagamitin na napakuha ng tubig doon sa timba. Tapos, isasaboy nila doon sa electric na sauna. Tapos, ayun, pusok na yun. So, nandoon ka the whole time na nagsasauna yung alaga mo. So, bawal mo iwanan doon kasi, ayun, pag nahilo yun doon, nasobrahan na, o kaya, kasi ang lakas makapang, parang nakakapanghina ng muscle yung sauna. So, mamaya, hindi na makalakad kasi nalata na sa loob ng sauna. So, ayun, bawal mo iwanan ang alaga na nandoon sa sauna mag-isa. Nandoon ka rin the whole time. Hindi naman sa loob, pero may usually may door yan, tapos yung sauna, may door, tapos ang kadugtong niyan, yung shower room. So, usually nandun ka sa shower room, nag-iintay. And, mainit din sa shower room. So, ayun. Ayun. Those were the days na alala ko nung mga nagpapasauna pa kami. And, grabe yung pawis, as in, ibang level. Para ka na rin nagsauna, para ka rin naligo. Kapag nagpa-sauna ka, and pinaka-hate ko yung ginagawa sa nursing home. So, ano pa ba? So, ang routine pa rin nila is yung ulkoylo. Yung nagpapalabas sila ng pasyente, ginagala yung mga matatanda, naka-wheelchair, naka-walker. So, usually, may schedule din dyan. Or usually din kapag nakita nyo naman, maaga natapos ng trabaho, o kaya walang ginagawa sa hapon, after ng lunch. Minsan yung mga nurses, inaayaw, gusto man lumabas, o maglalakad lang, 5 minutes, 10 minutes walk. Para lang, alam mo yun, maiba yung environment ng matanda, ng mga matatanda. Nakakaawa din kasi sila kapag ano yun. Andun lang, the whole day maghapon, sa loob ng ano. Tapos, minsan walang bisita, walang kamag-anak, so nakakaawa. So, in-encourage ko kayo na gawin nyo yung virikito, yung minta, and yung, ito yung pag, lalabas ng pasyente. Pero syempre hindi mo lalabas ng pasyente na bedridden. So usually yung mga okay yung kondisyon ng matatanda, yung makakalakad, hindi yung maghulad ka na, nagwawala na sa labas. So ayun, syempre safety nung matanda ang priority and safety nyo. So kapag nilabas nyo yung alaga na hindi na stable, so responsibility nyo yun. Meron din tayong tinatawag na yung omakoytaya, is yung owner. So, uso yan sa nursing home. Owners, yung omakoytaya, pag nagkong omakoytaya, kunwari si Maria. O si Maria, o ano, mag-birthday, ikaw yung omakoytaya. So, usually, nakikipag-coordinate yung omakoytaya sa mga relatives, kung ano ba ang plano, ano ba ang lalabas pa sila, ano ba? And also, kunwari, for example naman, yung Pasko during Christmas, so nag-organize din niya ng parang, ano ba ito, Christmas celebration, yung mga Pikuyolo, Christmas party. So, ikaw, kapag, ano, ikaw yung mag-iisip ng regalo para doon sa alaga, lalo kung alam mo na wala siya ng relative, walang nag-aalaga sa kanya, I mean, wala na siyang significant others. So, syempre, kawawa naman, walang matatanggap na regalo. So, yung responsibility ng omakoytaya is, ayun, bumili ng regalo. Pero, yung pagbili naman ng regalo is usually ginagamit din yung pera nung residente, hindi mo required bilhan na regalo from your own pocket. So, pera nung alaga yung gagamitin mo pambili. Siyempre, ibibalik mo yung resibo sa boss mo. And ano pa ba? Bari, shampoo, sabon, yung mga gamit niya for personal hygiene, wala, deodorant, ano ba, shaver. So, lahat yon titingnan mo kung meron ba
siya kasi usually meron naman sa nursing home, pero yung mga shampoo and sabon, for example, usually personal yan eh. So ikaw yung magtitingin kung meron pa ba siyang ginagamit. So and again, pera nung alaga mo yung gagamitin. So ikaw lang yung bibili para sa kanila. So yun ang responsibility ng umakorte. And yung RAI na tinatawag. Itong RAI na to, parang yan yung assessment na ginagawa sa matatanda kung okay pa ba yung paano siya physically, mentally, psychosocially. So parang siyang sobrang ano na assessment, sobrang haba niya na assessment. And ginagawa siya, if I remember correctly, parang every twice a year. Twice, hindi twice or thrice a year, hindi ko maalala. Tinitingnan doon kung meron bang changes sa alaga mo, kung nakakalakad pa ba. Parang 6 months ago, nakakalakad pa, ngayon hindi na. So parang i-update mo yung assessment ng mga pasyente. And ano pa ba? Charting. So yung charting, usually ginagawa yan after lunch. O yung iba naman kasi, nag-charting na kapag nagawa na niya yung hatian ng pasyente, yung handle niya ng mga pasyente, so iba nag-charting na. And may mga companies na gamit na yung phone. So usually kasi ang charting sa nursing home, parang ano yan, parang narrative type. Parang amo, toymet, ganyan, ganyan, ganyan. Kumain pa. Kumain ng ganto, kumain ng madami, kaunti. Nakalakad ba ng maayos? So, ayan din yung isa kong challenge yung bago ako dito sa Finland. So, yung pag-charting, ibang-iba sa Pilipinas and ibang-iba sa itinuro sa amin ng Finnish teacher namin. So, matututunan niya din yan. Or gusto niyo ba kung turuan ko kayo kung paano mag-charting? So, ayun. Ano pa ba? So ito, hindi ko talaga sinishare ng bonggang-bongga to. Pero share ko na lang sa inyo para alagaan nyo yung sarili nyo. Para din matuto kayo in a way na ganito kasi nangyari. So second day ko pa lang ha. Second day or third day ko pa lang sa trabaho. So ang alaga namin na mga matatanda is 30. So merong naka-assign sa kitchen and merong naka-assign sa ayun, sa area, sa field. So yung usually ang yung nag-handle ng kitchen, yung nagbibigay, nagre-ready, nagpe-prepare ng food, usually yung lahi hoy tayo yon. And nag-handle ng meds at the same time. So meron kaming dalawang pasyente na ang pangalan ay Lisa. So si Lisa A, si Lisa B. Syempre, hindi ko pa kabisado yung 30 yung second day ko pa lang. Tapos yung isang Lisa hindi ko pa na-handle. Ang isa lang alam ko na Lisa. So sinabi nung sa akin nung nurse na nag-handle ng meds, pakainin mo to kay Lisa. Ito pa ng Lisa, dalawa. Inilagay niya yung gamot ni Lisa sa tray. Eh si Lisa, yung isang Lisa wala pa doon sa dining area. Si isang Lisa pa lang yun nandoon, eh hindi pa rin kumakain tong Lisa na to. So sabi niya sa akin, pakainin mo si Lisa, ito gamot. O eh ako naman, binigay kay Lisa. Tapos maya maya, nagulat ako, chinecheck niya yung gamot na nandoon sa ano, na hindi pala yon si Lisa A, para pala yung kay Lisa B. Ay, hindi pala yun, basta yung gamot ni Lisa A na ibigay kay Lisa B. So mali yung gamot na ibigay. So, ayun. So, anong nangyari sa akin? Hindi na ako tanggal sa trabaho. And, ayun. Be careful once may binigay sa inyo na gamot. So, even, kahit na hindi kayo yung mag kumuha doon sa ano. Basta be careful. Basta kapag ano, sabihin nyo na hindi ka pwedeng magbigay ng gamot. Kung ikaw ay nursing assistant and practical nurse student, lalo kapag first day mo pa lang, lalo kapag bago ka pa lang. So,
ingatan nyo po yung sarili nyo, be strict. Kasi alam naman natin na nurse tayo sa Pilipinas and minsan nasa kanyang ego natin na ano ba naman to, para seta mo lang, hindi ko pa mga ibibigay. So, minsan nasasaktan yung ego natin na gano'n, nurse ako sa Pilipinas, bakit ganyan? So, work kung ano po ang kasama sa responsibilities nyo, kung ano ang kasama sa kontrata nyo. Kung nursing assistant ka, bawal kang magbigay ng gamot. Kahit anong gamot. Kahit na tableta, bawal kang magbigay ng gamot. Okay? And secondly, kapag nursing, kapag practical nurse student ka, bawal ka din magbigay ng gamot. Kasi bago ka makapagbigay ng gamot, meron niyang, may exam sila na binibigay. So once na may permit ka na, sige, magbigay ka na ng gamot. Pero hanggat wala pang permit, sabihin mo, hindi ka pa pwede. Learn to say no. So, sabihin mo, envoy, ensa. So, hindi ako pwede magbigay ng gamot. So, wala naman magagawa yung mga walang magagawa yung nurse na nag-uutos sa iyo na bakit hindi mo maibigay ito, eh dali-dali ibigay nito. Yes, madali lang siya ibigay, pero hindi ako pwedeng magbigay ng gamot. So, ayun. Learn to say no. Yan. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. So, hatiin ko na lang po ito kasi Ahatiin ko na lang po yung vlog ko into two parts kasi gusto ko rin i-share naman yung routine namin sa ospital. So, ayan. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe. Subscribe naman kayo. Minsan dami nanonood tapos ako lang subscribe. Ayun, support naman guys. So, ayan po. Thank you and don't forget to subscribe, like, and share my videos. See you on my next vlog. Thank you!